Dinala po dito ni Sir Lindo at ni Ma'am Marites yung kanilang 5 taong gulang na anak. Bugbog sarado po talaga. May mga black eye, may mga pasa dito sa leeg. Kawawa ng bata. As in, lahat kami dito talagang nasaktan. Ano? Sobrang bigat ng aming pakiramdam ngayon dahil sa nangyari kay Baby May. Gusto ko na nga ang mahal ko. Pinipilit niya ako. Tapos, anong ginawa niya? In pan, bak, hindi ka sumigaw? Anong ginawa niya sa iyo? Ginanong ka niya. Ganyan ginanong niya? Tapos, ano pang ginawa niya sa iyo? Pinatulog ako. Pinatulog ka niya? Tumatas ako, hiyang-hiya ako. Tumba ako doon sa damahan. Naiiyak sila nanay at tatay, ano? Kahit ako, sakit eh. Ano po ba nangyari? Ba't po na humantong sa ganyan at nabugbog siya? Kasi po yung time po na duty po ang asawa ko kasi sa isang trabaho niya na delivery riders. Alas dos po siya sa bahay para po ano, mag-ayos ng mga ibabalik, i-remit niya na. Sumama ako sa kanya ng alas tres ng hapon para po sana mag-withdraw pang allowance din namin. Tapos siya naman diretso sa remit ng pera niya. Tapos, yung bago kami umalis, gusto sumama sa akin mong anak ko. Kaso sabi ko, iba yung panahon. Tapos sa pahapon na, dyan ka na lang na, huwag ka na sumama. Yeah, ang sabi sa akin ng mama ko, naglalaro pa daw sila dun sa labas pag alis namin. Sa bahay nyo, sino-sino kayo? Mama ko po. Tapos yung... So may maiiwan naman? Marami po. Marami po nakatingin. Ang ano lang po, bandang hapon na po, nung ano, inutusan daw siya ng panganay kong anak na bumili kasi naguhugas ng plato. Kasi gusto daw ng anak ko na bumili ng pagkain na gugutom. Ngayon po, pagpunta niya po dun sa tindahan, di ko na po ano kung anong oras. Pagbili po niya yun mga ilang oras na nawala yung anak ko, pinahanap na daw ng mama ko. Okay. Na ano na lang nila, nagkasalisi yung panganay ko papunta ng dagat. Tapos naman po yung anak ko, nahimasmasan daw po ng mga five. Opo. Nahimasmasan, naka-uwi po sa bahay. Doon na po nila nalaman na puro duguan na po. May mga pasa, tapos may mga ano. Tapos bigla doon na natumba na doon sa bahay. Linawin ko, no, hindi iniwan sa kapitbahay, kundi iniwan doon sa nanay, no, sa lola niya. Bali, nakasama niyo sa bahay. Pagkatabi lang po yung bahay namin ng mama ko. Sige, ano po yung nangyari nung nakita na? Bumili po siya ng ano, sa tindahan ng gusto niya. Pagbalik daw po niya, ang kwento sa akin ng ano ko, pagbalik po niya, may humarang daw po sa kanya na lalaki na nakalabas yung ngipin. Tapos po, pilit siyang sinasama, nakukuha daw po ng kambing. Sabi niya, ayoko, uwi na ako. Hanggang sa po daw ay tinakpan na daw po yung bebeg niya. Tapos tinanan na po siya doon sa may kawayanan. Nakita pa po namin doon yung pinangyarihan na may mga damo po. Baka yun po yung ginamit sa kanya pang sakal. Hanggang siguro po ay nahimatay po yung bata. Akala po siguro ay wala ng buhay. Iniwan niya. Nung nahimasmasan yung anak ko, nakauwi pa po siya sa bahay mag-isa. Kaso hindi na siya nakasinelas. Nung nakita nyo na yung anak nyo, ano pong ginawa nyo? Yun po, dinala kasi, nyo po ba siya sa hospital? Sa kung ano, police? Ano po? Diretso po. Bali po nung pagdating namin, quarter to five na, malapit mga magpa-five na po kami nakarating ng bahay, tumawag na sa akin yung hipag ko na, ate, nasan na kayo, emergency? May nangyari sa anak mo, binugbog, ganun. Nagpaspas na po asawa ko. Kasunod na po namin yung mobile ng police. Binigyan po ako ng request na ipa-medical legal nga po yung bata para for sure po na okay siya. Okay. Yun po. Ang iniinda lang naman po ng anak ko talaga yung mga sugat niya at saka mga pasa po niya. Anong findings ng police? Una po may suspect po na nakita kasi mga kapitbahay dun sa amin sa unahan, may nakikita daw sila na
nagbabike na parang pabalik-balik po na hindi kilala namin taga doon. Ngayon po, dinala ng pulis doon sa amin nung pagkagabi, tinuro, pinakita sa anak ko, pumasok sila sa bahay kasama ang pulis. Sabi po ng anak ko, hindi yan, mami. Gumano siya, tapos siyempre po lupay-pay pa anak ko kasi bago pa lang po. Tama. Gusto ko na pong matulog. Yun na po. Tapos kinabukasan po, pinadescribe namin yung anak ko na, nak, anong itsura, sabihin mo sa amin. Sabi, mami, nakalabas yung ngipin. Maitim, nas, mapayat. Sabi niya, ganun, mami, ganun. Hindi niya maisabi na matangkad ba or maliit. Tapos, kinabukasan, nagpakita yung kapatid ko ng picture na kapitbahay namin na dumadaan doon, kung baka sakali. May na-identify siya na ito yung gumawa. Ano sabi ng hindi anak mo? Hindi naman po niya na ano kasi sabi niya, yan po mami, kumbaga, ang hinahanap po kasi namin is kamuka. Siguro po ang unang suspect na ituro niya kasi kamuka. Ngayon po, nung dadalhin na po sana kami sa presinto, kasama na yung isang suspect pa lang, naghanap pa po sila ng ibang kamuka, baka mamaya hindi nga naman po yun. So, naghanap pa po ng taga doon. Ang inano naman yung may labas ng ngipin. Nagpakita ulit kami ng picture. Tapos, tinuro ulit ng anak ko. Kaya, same. Opo, pareho. Parang tao. Kaya po parang dalawang choice niya na tinuro yung mukha. Nung umaga, may nakita yung anak mo picture, tinuro niya. Yan po. Opo. Okay, so isa yon. Ibang tao yon sa, sa suspect natin ngayon. Yung, opo. Tapos sa bandang tanghali, pumunta kayo sa, kinuha kayo ng polis, nag-ikot kayo, may tinuro pa siyang isang tao. Po, bali po, naghanap pa po ng suspect. Naghanap ng, potential suspects, ano? Nakamuka po. Doon sa dinescribe niya. Opo. Ngayon, sinabi na anak mo siya. Opo, diba? Tapos ulit, after nine, pagkatapos, may pangatlo. Tapos ito na yun, ngayon yung pangatlo yung nireklamo natin. Opo. So, bali tatlong tao yung na pinaghinalaan din ng anak mo. Opo. O, pero wala siyang determined talaga doon sa tatlo, ano? Yung dulong-dulo na lang. Yung dulo po. Sinabi niya, okay, sige. Bali po, nag-bit-bit pa po sila ng isang tao na hindi din naman namin alam na isisama pa nila. Yung time nung pinakaunang suspect po, hindi na po yun kasama sa dinala pa nila. Eh, mahirap din yan, ano, pag nagtuturo lang. So, kailangan may further investigation, makalikom tayo ng ebidensyang sapat, na mag-pinpoint talaga kung sino talaga. Kasi kawawa din naman, ano, nung naturo kung hindi naman talaga siya. So, kausapin muna natin itong si Police Lieutenant Colonel Ferdinand Ancheta. Sir, good afternoon po. Si Attorney Jorentan po ito ng Wanted sa radyo, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Yes, sir. Good afternoon, Police Lieutenant Colonel. Sir, ganito, no, we have two complainants here, no, yung parents, yung mga magulang nitong si May. Pero ano na po ba yung, nasa na po ba tayo sa stage ng investigation natin, sir? Yes, sir. Actually, sir, ay, yun naman, sir, ay tinututukan na natin yung pag-iimbestiga, ano po. Tama po yung sinabi kanina ni, ano, ni ma'am, yung magulang na babae, na nakapagpakita na po tayo, nakapag-presenta tayo ng tatlong suspect na maaaring sila yung gumawa, ano, which is ang nangyari po dito, nagpaiba-iba po yung ano, yung statement po ng bata. Considering na hindi pa siya stable siguro, may trauma pa yung bata, kaya hindi po siya makapagbigay ng malinaw na statement. Ano po? Kanina sinabi niya na yung na-identify niya yung isa, tapos ipinakita naman pinakita yung isa, which is hindi po niya ma-determine doon sa tatlo. Oo. Ano po? Tama. Kung sino ba talaga yung may kagagawan, ano po? So actually po ay inaantay nga namin na pa nung bata ay umayos, ano? Umayos ang kalagayan. Kasi may trauma po yung bata eh. Uh-oh. Which is ang advice po ng DSWD ay unahin po yung ano, unahin po yung medical treatment sa bata. Okay. Para pag tinanong po natin sila ay tama yung maituro ng bata na suspect. So, sorry, inaantay nga namin mam yung sir, yung tawag nila sa pulis para po ma-follow up namin tong kaso nito. Okay. Sige. So, bali ngayon, Colonel, wala pa tayong determined suspect talaga, no? Wala pa tayong accused na na-determine. May mga suspects pa lang tayo. Potential suspects. Yes, sir. Oo. Most definitely, Colonel, wala tayong ma-aresto, ano? Kasi wala pa namang definite findings din yung investigation nyo. Yes, sir. Kasi doon po kami nag-upon na doon sa bata, maging positive identification sana ng bata. Kaso nga po, hindi po paiba-iba po yung, ano, yung naging statement po ng bata. Saka nagsuso pa po yung bata, hindi po siya stable eh. So, tama, advice po ng DSWD, saka yung ating WCP investigator, ay kung pwede,
magpahinga muna yung bata at siguro pa-medical muna. So actually sir, may medical legal naman na ano. Okay. Na tinandak po yung ating doktor po, no. Okay, sige. Yes, tama, Colonel, ano, kasi mahirap din naman na we, 'di ba, put into behind bars yung mga suspects pa lang, especially if there's no the minor, ano, yung bata ay hindi pa talaga malinaw sa kanyang isipan din, ano, kung sino talaga, at hindi pa iba-iba din yung tinuturo niya, ano? Yes sir. Oo, sige. Sir. Pero Colonel, asahan po namin na magpapatuloy at tututukan niyo po itong kasong to at iimbestigahan niyo po, ano? Yes sir, actually sir, we are very waiting naman sir na kung talaga masulpian at ma-identify talaga yung gumawa niya para mapailan po natin sa agad sir ng demanda. Kasi alam naman natin sir na 6 na taon pa lang ito na wala pa ngang muwang sa mundo, which is nakakaranasan ng ganitong ano, ganitong nagiging biktima na siya. Tama, Colonel. Colonel, wala bang CCTV doon sa area? Yes sir, actually sir, kung makita nyo kasi yung area sir ay bukit kasi sir. Bukit yan. Talaga. Bukit na sir. Opo sir, medyo malayo pa ngayon man. Medyo malayo ngayong lugar na yan. Isa, hindi ko abot ng CCTV yan sir. Tama. Sige Colonel, no, asahan po namin, no, yung masusi at tutok na pag-iimbestiga dito sa kasong to. Kasi kung nakita mo siya yung bata, kawawa talaga. Yes, yes po sir. Actually sir, sabi ko nga sa inyo sir, yan po ay tututukan namin sir. At sana po yung magulang ay pagtulungan din sa amin dito para po madaling ma-resolve po yung kaso. Okay, sige. Thank you. Mabuhay po kayo, Police Lieutenant Colonel Ferdinand Ancheta. Sir, thank you very much po for taking our call. Yes po, welcome po sir. Okay. Sige, kausapin naman natin, no, yung DSWD Assistant Department Head ng San Juan, Batangas, para malaman natin, ano, kung ano yung mga services na pwedeng ma-provide sa inyo ng local government unit habang nagre-recover, ano, si May. Ma'am Estrella Ricero ng MSWD ng San Juan, Batangas. Ma'am, good afternoon. Yes sir, good afternoon po. Yes ma'am, nandito po sa amin ngayon si Sir Lindo at si Ma'am Marites Foralan. Yung anak po kasi nila nabugbog, ano? Talagang medyo seryoso yung pagkakabugbog, ano? Maluba, malala yung pagkakabugbog sa kanya. Ma'am, ano po ba yung mga pwede nating mabigay na assistance dito sa kay May, sa bata, ano, habang nagre-recover siya? Kasi nangyari po itong pangbubugbog sa kanya noong July 5, no, itong Tuesday lang. Ngayon nandito po sila sa amin, sa opisina namin, kasama po yung anak. Actually hindi pa nag-heal yung mga sugat at yung mga pasa, at nangihingi sila ng assistance. So ano po ba yung mga pwede nating ma-provide ng ating LGU? Actually sir, kahapon po ay kaharap na po ako noong nagkakaroon po ng investigation. Kaya nga lang po ay noong nandun po ako kahapon, tulog po si baby kasi it's na traumatized pa siya. So, hindi po namin muna kinausap. Pero doon po sa pagharap namin kahapon, tinanong po ang nanay kung gusto po niya, sasamahan po siya sa aming municipal mayor para makahingi po kami ng assistance kasi ay kailangan po yung bata ay ipa-CT scan. Ang sabi naman po niya ay lalapit daw po muna siya sa vice mayor. Pero ang huli po namin naging usapan ay any update po ay siya po ay papantakin niya po ako or pupunta po siya sa aming opisina kung ano man po yung ano po pwedeng maipulong po sa kanya, lalo na po doon sa pag-process po noong kaso na gusto nilang i-file. Okay, sige ma'am. So asahan po namin yung assistance ako also ng local government unit ng San Juan, Batangas. Yes, sir. Opo. Sana po lahat ng mga available programs and services ng di lang po ng opisina ninyo, pati kung di, pati yung buong local government unit ay maibigay, ano, dito sa bata. Anytime na may kailangan po ay pasyal po siya dito sa aming tanggapan. Okay. Sige po, Ma'am Estrella, mabuhay po kayo. Thank you very much po. Meron tayong dito ngayon, ano, nasa linya natin yung isa sa mga suspect. Linawin ko lang, ano, hindi pa to talaga determined, hindi din malinaw pa kung siya talaga yung gumawa, ano, kasi wala pa namang findings yung police. Admittedly, si May, dahil nga presko pa yung nang pagkakabugbog sa kanya, hindi pa siya fully recovered, hindi pa siya fully healed, eh medyo nalilito siguro yung bata. Pero isa sa mga tinuro niya, itong si Sir Ryan, ano, kausapin natin at subukan nating tanungin kung asan ba siya nung mga araw na yon. Sir Ryan, magandang hapon po.
Magandang hapon po. Opo, Sir Ryan, alam niyo naman na po ba, no, yung nangyari dito sa batang si May? Opo. Opo, at ikaw po yung isa, no, sa mga posibleng at isa po kayo sa mga napili, no, or itinuro ni May na potential na gumawa sa kanya nung karumaldumal na krimen na to. Ano pong masasabi niyo doon, Sir Ryan? Po, nasa bahay po ako yan eh. Kayo po ba ay kapitbahay lang nito nila Sir Lindo at Ma'am Marites? Malayo po. Malayo na po. Malayo ka na. Malayo-layo po eh, pero sila po inadaan punta dito sa mga dagat. Nung mga hapon ng July 5, asan ka? Narito po sa amin. Nasa inyo, hindi ka umalis ng bahay nyo? Hindi po. Nung mga 5 lang po ako umalis at kinuha ko po ang kambing. Yung kambing mo ba, saan yan located yung kambing mo? Saan nakalagay? Narito malapit po sa amin sa may tapat ng court. Sa may tapat ng court. Yung bata ba dun nakita din sa may tapat ng court? Malapit po dun, sir. Malapit po dun, sir. Kasi court po, reserves. Dito po yung kawayanan. So dun din, malapit din dun sa kambing. Oh, Sir Ryan, yung bata, kung saan nangyari yung krimen, eh, malapit lang din daw dun sa pinaglalagyan mo ng kambing. Anong masasabi mo? Wala po ang kambing ko doon. Asan yung kambing mo? Malapit po dito sa amin. So malayo yon. Akala ko malapit. Sabi nila, sir, malapit. Yung court, sir, halos malapit lang po dun sa... Yung pag sinabi niya sing court, sir, malapit lang kasi dun sa may kawayanan, sir. Opo. Yung sabi niya kaninang court. Sabi niya kaninang court po. Sige. Kasi. So yung kambing mo nasa court? Opo, sa may tumba pong kanito. Oo, sa may kayumito. Malapit lang yun dun sa pinangyarihan ng krimen. Malayo-layo na po. Malayo-layo na? Ano ba? Siguro ano, gaano kalayo, Ryan? Kung po eh, malayo na po ng korte. Paano? Mga ilang bahay yung pagitan? Ilang metro? Mga apat pong bahay. Mga apat na bahay. So medyo malapit-lapit din. Ano? Opo. Kasi kung apat, akala ko malayo, Ryan, eh, malapit lang pala. Mga apat na bahay lang yung pagitan. Wala ka bang napansin, Ryan, nung pumunta ka doon na may parang kakaiba? Saan po? Doon sa pinaglagyan mo ng kambing, doon sa may court. Wala ka bang napansin na parang kakaiba? Hindi po, nakapunta doon. Hindi, akala ko ba kinuha mo yung kambing mo sa court? Opo, pero dito lang po sa aming feeling yun. Hindi naman po ako dumarito po para punta doon. Oh, pero nung kinuha mo yung kambing, wala ka bang napansin na kakaiba? Wala po. Walang hindi normal. Parang normal lahat po. Lahat normal lang, lahat kung ano man yung nangyayari sa araw-araw mo, ganun din nung kinuha mo yung kambing. Opo. Noon ba sa court, di ba may mga bahay, may mga tao ba na nasa labas na makakita sa'yo? Opo, nagbabasketball po. Mga nagbabasketball? Opo. So makikita, galing sa bahay nyo, papunta dun sa may kambing, makikita ka na dumadaan, lumalabas sa bahay nyo, papunta dun sa kambing. Madami po nakikita. Madami nakakita sa'yo? Opo. Oo, so nung mga time na yon, galing ka lang talaga sa bahay, lumabas ka, pumunta ka sa court, nakikita ka ng mga naglalaro? Opo. Yung mga unang oras, ano, mga alas 12, alauna, alas 2, anong ginagawa mo? Narito po sa amin, nagkukuan. Nagluluto po kayo at birthday po ng kapatid ko. Nagluluto kayo? Opo. Oh, so wala kang ginawang iba? Wala po. Birthday ng kapatid mo nung araw na yon? Opo. So may inuman? Opo, may inuman dito. Ah, may inuman din. So uminom ka nung araw na yon? Opo. Ah, anong oras nagsimula yung inuman nyo? Mga 7 po siguro. 7 a.m.? Opo. Oh, so nakailang bote ka na nung mga alas 12? Marami po kami. Mga siguro po yung mga dalawa. Nakadalawa na kayo. Ano bang iniinom nyo, Ryan? Lambanog po. Yung pong may timpla. Lambanog, yung may timpla. Okay. So ilang kayo nagiinom? Apat po. Apat kayo. Apo. Nung alas 12, nakadalawa na kayo. Oo. Nung mga alas 12, nakailang lambanog na kayo? Ilang galon? Mga apat po. Mga nakaapat na kayo? Oo. So in essence, tag-iisa kayo, no? Opo. Kayong apat na nagiinom, naubos nyo, tag-iisa kayo, yun yung share nyo. Wala pong dumami ng dumami po, ay dumating. Okay. Dumating po. Okay, sige. May mga dumating, pero nung alas 2, apat na. So I assume, Ryan, masasabi mo, medyo groggy ka na nun, di ba? Medyo may tama na. Kasi lambanog yan, napakalakas yan, pare, di ba? Konti-konti lang po tagay ko. Ah, konti-konti lang tagay mo. So wala ka pang tama. Baka po nagluluto po kami dito ng kuwan, yung pagyat saka yung igat, parang pulutan. Parang pulutan nyo, oo. Para mas makarami, di ba? Pa? Para mas makarami. Oo. Oo.
Sige. So, nung mga alas dos, medyo, sabihin na natin, medyo may tama ka na, no? Apo. Oo. Simula ba nung alas dos hanggang alas cinco, anong ginawa mo? Nag-inom pa rin kayo? Hindi na po. Humiga po muna ako, tako yung natulog. Lumabas po ako sa amin yung mga five. Kinuha ko na po ang kambing. Oo, sige. Mga alas cinco, lumabas ka ng bahay nyo. Nung pagkagising mo ba, may hangover ka pa? Konti po. Konting hangover. So, medyo hilo-hilo pa, ano? Apo. Oo. Siyempre, pag nakainom ka, hindi ka ba para naghanap? Naghanap nga ako ng pwede kong gawin, ano? Aside sa pagkuha ng kambing. Wala po. Wala kang hinanap na iba? Wala po. Wala kang pinagkadiskitahan? Nagpitsura po kami ng kapatid ko. Ryan, ano? Madaming tao dun kung saan mo kinuha yung alaga mo. Opo. Oo, wala ka ng ibang pinuntahan? Wala na po. Sigurado yan, ha? Opo. Pag tinanong ka ng mga kasamahan natin sa Philippine National Police, consistent yan. Apo. Mm, so, kambing lang talaga yung pinulot mo? Wala kang pinulot na iba? Wala po. Wala kang nakyutan, di ba? Ang cute itong batang to, ah. Wala po. Wala. Or meron. May nakita ka, tapos sabi mo, ang cute nito, ah. Wala po. Wala. Sigurado tayo doon? Apo. Sure, ah? Ryan? Opo. Oo, kasi kung hindi sigurado, eh, pwede mo namang ikwento sa amin kung ano talaga yung nangyari. Sigurado po. Sigurado, okay, sige. Ano? Sige, Ryan, maraming salamat, no? Salamat din sa pakikipag-cooperate sa amin. Unfortunately, talaga naman, si May, eh, medyo groggy pa talaga yung pag-iisip niya, no, bata. Preskong-presko pa kasi, kakabugbog lang sa kanya. At grabing-grabe, maluba siya, eh. Diba? Kaya nga, understandable, at kahit sila Lieutenant Colonel Lancheta, hindi din makapag-aresto talaga kasi yung bata, tuwing may pinapakita sa kanyang medyo kamukha or fits the general description, itinuturo niya na agad. Diba? Na siya, posible ito, posible siya. Diba? Nakalima siya. Diba? Napaiba-iba ng sagot. Isa dun sa lima, itong si Ryan. Mainam nito, ahintayin natin yung investigation ng Philippine National Police. Ano, para naman mas may diin, ano, at mas may findings kasi sila yung makikipag-usap dun pa sa iba't ibang mga suspects at maghahanap sila ng mga testigo na nakakita sa bata at nakakita dun sa mga suspects no, kung saan sila nagsisipuntahan. Ngayon, yung advice ko, eh, wag nyo na muna naman ding ilabas-labas ano, itong si May. Sina ni Idol Rafi, ito tulong para ipagamot si May. Habang nandito kayo sa Maynila, itutulungan din namin kayo. Yung sinasabi kasi ni May, yung kanyang description nasa ano, yung may kambing kasi, yun lang sir kasi yung ano, yun sa lima pong sir na ituro niya sir. Hindi naman po sa dinidiin ko, halos po yung kasi yung nagkakatugma po na may kambing lang yung nung hapong iyon at saka yung lasing na iyon na nung July 5 na yung sir nangyari. Kaya po halos kasi nagkakatugma yung mga kasi sinasabi niya. Kasi tindahan. Sir, yung apat po na iyon, wala naman sir. Wala hindi naman nag-inom. Yung una sir, tagabayan po ng San Juan. Yung pangalawa sir ay halos palaging dumadaan sa amin doon. Tsaka yung pangatlo sir ay galing sa dagat. Tapos nung tinuro na hindi naman. Tapos yung isa sir, yung pang-apat, yung si Kuto, yung gumagawa ng lambanog, kilala din niyo yung sir eh. Hindi rin po opo, yun. Opo. Oo. Sige no, hintayin siguro natin yung investigation ng police. Ano, mas mainam yon. At yun yung pinaka-perfect way para ma-pinpoint natin kung sino talaga yung suspect. Basta po, yung aming pong team ay tutulong din po kasi nakita po namin kung meron pong ibang gamutan po yung bata para po mas... Opo, yung dun po sa leeg. Hindi po siya makakain kasi maayos. Yes po, tutulong po kami no, para po doon sa baby kung ano pa po yung medical assistance po na kailangan po ni baby. Kasi nakita ko nga, attorney. Oo. Nandun pala siya, nandito andyan, po sa... Nandito siya eh, talagang bugbog sarado talaga, no? Dito pa sa ulo. Alam nyo, ganito, no? Yung may gawa niyan, kung sino man siya, eh, buong pwersa, no? Ng San Juan Police Station, ng LGU ng San Juan, ng opisina ni Senator Idol Rafi Tulfo at ng Wanted sa Radyo, buong pwersa yan, magtutulong-tulungan, maipakulong ka lang. Ano? Yan po ay isang serious physical injuries in relation to child abuse or child abuse in relation to serious physical injuries. Reclusion perpetua po ang pagkakakulong yan. Wala pong piyansa yan. So, tayong lahat dito, magtutulong-tulungan po kami. Ano? Para lang po makamit nyo po yung hustisya at makamit ni May yung hustisya. Salamat po, sir. Mm-hmm.
Sige, tututukan po namin tong kasong to. Huwag po kayong mag-alala. Andito na po kayo, no? Andito na po kayo sa opisina ng mga kakampi ng inaapi.